So ngayong umagang ito, ito ang si Woj ng ESPN ay may isang good news na inilabas para sa mga Lakers fans dahil itong si Anthony Davis daw. Sabi ni Woj ay marire-evaluate nga sa Thursday or Friday sa atin. At sabi niya itong si Anthony Davis daw ay could return in 7 to 10 days. Diba nung nakarang update natin dito kay AD, sinabi ng Lakers na si Anthony Davis daw ay maaari dumakabalik matapos ang 7-game road trip ng Los Angeles na matatapos sa April 14. So yung report niya ngayon ay mukhang magkakatotoo nga. Dahil sabi nga itong si AD ay maaaring nga doon makabalik in 7 to 10 days matapos na ma-reevaluate ngayon sa darating na Friday. So kung maaaring nga makabalik itong si Anthony Davis sa 7 to 10 days na ibinigay ni Woj na sinasabi niya na kanyang report, maaaring nga makabalik itong si Anthony Davis against sa Utah Jazz sa laban ng Lakers dahil kalaban nila ang Utah in back-to-back games. So magtutulungan ni Anthony Davis panigurado kung makakabalik nga siya dun sa laban niyon dahil apakalakas ng team na yun at number 1 nga sila ngayon sa Western Conference. Pero kung sakaling nga makabalik na itong si Anthony Davis sa mga panahon na yun, ay sigurado ako na may minute restriction nga lang itong si AD. Hindi agad papasabakin agad sa 30 to 40 minute game itong si AD. Sa tingin ko ay i-observe nga nila ang pakiramdam ni AD at kung kaya niya na, i-ramp up or itataas na nga nila siguro ang mga minuto na ito ni Anthony Davis. Siguro sa mga unang 5 to 7 games na siguro ay nasa minute restriction pa nga lang siya hanggat sa makarecover nga at makapag-adjust ng kanyang katawan sa NBA games. Now, isa na naman tong good news para dito sa dalawang injured superstar ng Los Angeles Lakers. At alam nyo ba, sa laban nila ngayon against sa Brooklyn Nets, 6 players na ang wala sa kanilang lineup dahil lahat ay injured. Unang-una dyan si LeBron James, right ankle sprain, si Anthony Davis, right calf strain, si Jared Dudley, right MCL tear. Ito naman si Mark Gasol ay may left hamstring soreness, si Kyle Kuzma meron naman siyang left calf strain at si Wesley Matthews, right Achilles tightness. So grabe nga itong season ng Los Angeles Lakers ngayong taon na ito dahil panay-injure nga sila matapos na napaka-healthy nga nila sa mga unang games nila at nakita natin kung ano bang potential ng Lakers team na ito. Diba't number 1 nga sila sa Western Conference bago pa ma-injure itong si Anthony Davis, sumunod si LeBron James at ayun na, laganda loko-loko na nga ang record ng Los Angeles. Pero ngayon nga't patapos na nga ang NBA season ay mukhang may mga good news na nga naglalabasan at mukhang unti-unti na nga magbabalikan ang mga Lakers players. Mapangunahan nga yan ni Anthony Davis siguro. Susunod na rin si LeBron James katulad na sa nakarang report na babalik nga siya by the end of the month. So yun nga lamang guys, comment down your opinion kung eto bang si Anthony Davis ay matutulungan agad ng Lakers kung sakaling makabalik na siya agad. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!